sa may Fisher Mall tayo. The Fisher Mall yung nasa likod ko eh. So, kasama ko yung kapatid ko nasa loob. May ginagawa siya. So, naisipan ko lang dito tayo mag-live ngayon. So, kamusta mga Dabarkads? Welcome po sa EAT. Ito ang Chismis, kung saan sama-sama tayo na magkukwentuhan about sa latest showbiz news at mga balita sa noontime sa ating paboritong noontime show, ang Eat Bulaga, Dabarkads TVJ. So, kamusta po kayong lahat? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Natapos na naman ang isang masayang Martes kasama ang ating Dabarkads. So, dito ako ngayon sa may Brewing Point, sa may, mamaya papakita ko sa inyo yung lugar, sa may Fisher Mall. Makain ako. Quesadilla, masarap. Pinoy Boy, good afternoon. Sino pa mga present ngayon? Ezekiel Vasquez, kamusta? Shout out Master Pogi, shout out sa iyo. Continue being Pogi. Vladimir Usi, Glenn M Vlogs, Fiel Alejo, nasa may Fisher Mall po ako. Ray Reyes, Sheila Rivera, Julie Castillo, hello Ma'am Julie. Yan, ang init eh. Buti medyo malamig dito sa pwesto ko. Conrado Mejares, Rochelle Wage, yun si Rochelle ang pag-uusapan natin ngayon. Jansen Abiel, Marites Samonte, Lin San, Mary Roque, Joanne Villejo, watching from Kuwait, John Stephen Taruk, Aida, hello po, German Janda. Okay. Happy Tuesday. Hindi ako nakapag-live kahapon, sorry, ang daming trabaho. O kahapon, napanood natin yung Kimi, napaka-exciting na naman. Talagang may kilig itong bagong love team ng Kimi, di ba? Si Miles talaga, bagay sila nito si Kiko Estrada. May rating na ba kahapon? Wala pa pong lumalabas. Pero kasi, kadalasan, kapag lamang sila, nilalabas nila kaagad eh. So, hindi ko sure, baka nag-back to normal na yung ratings. Usually, di ba, ang bilis nila ilabas? Kasi may access sila sa loob eh. Miss Cooper, Alfredo Manlapas, Linsan, JG7, JJ, Nono Ignacio. Yan, so kanina na-report ko yan, yung sa Bilyonaryo. Diba? So nag-report sila na, teka lang, tingnan natin ha, sa Bilyonaryo. Yan, no? Bilyonaryo, level up. Oh, Meralco Theater as new home of Eat Bulaga. Okay, so syempre, tingin ko ha, ito ang honest na opinion ko. Tingin ko, hindi pa final kung saan lilipat yung Eat Bulaga eh. Tingin ko, ginawa nila yung Meralco Theater para sa mga big events, pero hindi talaga pang araw-araw. Pero, syempre, iniisip nila na baka makabuti kapag araw-araw sa Meralco. Tingin ko, wala pang final talaga eh. Tingin ko, they are still deciding. Okay, so, pero according sa Bilyonaryo, are planning to move to Meralco Theater as the potential venue for Eat Bulaga. A babbler said, Media Quest Holdings is reportedly fitting out the Meralco Theater in order to accommodate a bigger live audience for TV5's flagship program. So, hindi lang para sa Eat Bulaga itong Meralco Theater, maski sa ibang mga programa ng TV5. Totoo, kung tumaas ang ratings, ilabas kagad ng ABS-CBN. Hello! Sana sa akin ng EB yung nonchalant. Fiel Alejo, nag-studio na pala si Kuya Will sa TV5 Novaliches noon sa Will Time, Big Time at Willing Willy. Yun nga po, kaya mukhang sa Novaliches talaga yung si Kuya Will. Yun yung napalitaan natin nung Sabado. Na narinig-rinig lang, chismis lang, pero baka yun nga. Yung Eat Bulaga, hindi pa rin makapag-decide kung sa Reliance or sa Meralco. Yung APT mukhang siguro tinignan lang, pero mukhang walang ano. Kasi, syempre, yung cost consideration din eh. Uupahan mo yan, mahal yan. E doon na lang sa sarili mo para mas makatipid. Sana mas malaki ang maging studio ng Eat Bulaga para maraming ma-accommodate. Si SQ, napanood ko with their group na After 5 na binuo ng Viva. Last Saturday ko lang na-realize na siya pala yun. At yun pala ang grupo dati ni Singing Queen Anne. Yun. So, the Meralco Theater boasts a seating capacity of over 1,000 people. So, yun po ang
posible. So pag bilyonaryo kasi yung nag-report, may source silang matindi. Kasi yung mga issue last year, bilyonaryo din ang unang nagre-report. So pakiramdam ko talagang ano, talagang may chance talaga na sa Meralco Theater. Kung hindi man sa araw-araw yung mga malalaking shows. So yun, yung SQ ay galing sa Sing It, alam natin ito. Opo. Hello Mark, nagmamalaki ang showtime mula pa sila sa kalingkingan ng Itbulaga Icon. Totoo po yun. Hindi, ano naman, syempre yung mga fans ng It Showtime, di ba? Pero ito nga yung nakakatuwa doon, kasi yung mga fans ng It Showtime, dati, hirit ng hirit sa Kapuso, hirit ng hirit sa GMA7, di ba? Yung pala, kailangan pala nila yung GMA7 para makapag-ratings ng ganyan, di ba? So, kaya yun din ang nakakatuwa doon sa mga pangyayari. Wag na silang umupa, sayang. Meralco na lang para mas masaya, mas malapit, sabi ni Boots. Yun nga eh, posible talaga. So ito, bilyonaryo na 'yung nagsabi. So mukhang totoo talaga na ang choice na lang kung araw-araw ba or pang big events. Pero definitely asahan niyo 'yan by anniversary na Meralco Theater magagamit ng Itbulaga. Sana tapos na 'yung ano, tapos na 'yung renovations by then. Okay? O punta na tayo sa mga balita-balita. Ito, ngayon ko lang nakita kahapon nilabas. Rochelle Pangilinan says sex bomb girls hurt by removal from Itbulaga. Okay, so alam nyo, wala namang masama na naglalabas ng hinaing si sex bomb Rochelle. Pero yung time, bakit ngayon, di ba? Bakit ngayon niya ilalabas? Tapos, pagkatapos niyang lumabas doon sa tahanang pinakamasaya, tapos ngayon niya ilalabas yung hinanakit laban sa Itbulaga. So yung timing lang ang medyo parang mapapaisip ka kung bakit ngayon niya nilabas yung impormasyon na ito. Saan ba siya nagpa-interview? Tingnan ko nga. Ngayon ko lang kasi nakita eh. Ah, nag-Tony Talks pala si ano, nung Sunday nilabas, si Rochelle Pangilinan. Members of the now defunct sex bomb girls were hurt by their unceremonious removal from Itbulaga, saying the misunderstanding between their manager Joy Cancio and the show's executives led to their being axed from the show. Ang tanong, misunderstanding, sino? Joy Cancio at sino? Si Mr. Tobiera? Si Ma'am, tawag dito? Si Ma'am, Ma'am Malucho Afagar? Sino? Tito Vic and Joey ba? Yung naka-misunderstanding ni Ma'am Joy Cancio? Yun ang tanong dyan. Sinong executive kaya ang naka-misunderstanding kay Ma'am Joy? Pero kasi dati pa natin narinig to, hindi naman bagong balita ito. Ngayon lang talaga nagsalita itong si Rochelle coming from her. O, in Tony Talks, Pangilinan was asked by host Tony Gonzaga about what happened to the sudden disappearance of sex bomb girls from Itbulaga. She said there was no closure up to this time. O, walang closure, hindi pa makamove on si Miss Rochelle. O, sabi niya, wala kaming closure. Bigla na lang kaming nawala ang sex bomb. Pero sa Itbulaga, may nangyari sa amin na nagkaroon ng di pagkakaintindihan ang mga boss natin at si Joy. Nagte-taping kami ng day 7, tas binalita ang usapan, tapos nagkababaan daw ng telepono. Yun. Sino kaya yung kausap ni Ma'am Joy? Si Mr. Tony Tobiera kaya? Si Ma'am Malu kaya? Halosos kaya yung kausap? Sino kaya yung kausap? It was not immediately known which bosses she was referring to. Yon. The actress also shared that she and the members wanted to show up in Itbulaga after their guesting, but they had to cut their appearance short when one of the girls was informed through a call that Cancio called her in tears. Meron kaming guesting pa bago mag-Itbulaga. So nag-guest kami sa SIS. Nag-usap kami na kung sino gusto mag-attend ang majority wins. Eh lahat kami nagtaas ng kamay, pumunta kami. Tapos sinabihan ko sila magsara ng telepono kasi sure na magtatawag si Ate Joy. Tapos merong isang sex bomb member na nag-abot ng telepono. Tapos nakausap ko si Ate Joy. Sabi ko, bakit umiyak siya? So umalis kami ng Broadway, pumunta kami sa kanya. She continued referring to the noontime show. Ayun. We then discussed who among us wanted to attend the noontime show and we all raised our hands. So we went there. Teka lang, English na pala yun. Nung hindi na kami pumasok sa Itbulaga, nagpa-audition sila ng dancers, nagpa-konte sila. Siyempre, magaganda at bata. Masakit yun sa amin. Parang pinalitan nyo kami. Ganun ang feeling namin nun kasi lahat ng sex bomb, competitive. Okay?
One of the biggest all-female groups of all time, late 1990s to 2010s. Spaghetti Song, Halukay Ube, Bakit Papa. Yun yung kwento ni Rochelle Pangilinan. Oh, ang dami nating viewers ngayon. Ha? Shout out sa mga viewers natin. Kailangan na nun kung dami. Kailangan kunan ko lang kayo. Ang dami natin. O, so pag-usapan natin, malamang si Ma'am Maluyan, posible sa TVJ yan kay Ma'am Jenny. Hindi, si Ma'am Jenny Ferry, baka that time hindi pa ganun kataas siguro yung pwesto ni Ma'am Jenny. Or baka, hindi, writer siya siguro noon, pero hindi siya executive na pwedeng mag-desisyon ng, di ba? Mga executives lang noon, either si Mr. Tobiera, si Miss Malucho Afagar, o baka mga halusos mismo, o baka, ewan ko kung sino. Pero, hindi na niya sinabi, sige, para hindi na siguro lumaki. Pero, yun na nga, pag-usapan natin ha. Ito ba ay nagiging rason na lang ni Rochelle na meron silang hinanakit sa Itbulaga, kaya siya lumabas doon sa tahanang Pinasaya. Kaya siya doon lumabas doon sa tape, doon sa show, nag-guest siya. Siya yung, kumaga siya yung umalis sa, siya yung kaisa isang sex bomb na nag-guesting doon sa show ng tape. Diba? Yun ba yung kanyang parang nagiging rason kaya? Na parang, hindi kaya kasi nasaktan kami, kaya yan. Hindi nyo kami masisisi na nag-guesting. Pero kung totoo yun, kung ganun talaga, eh bakit siya lang yung ganyan? Bakit yung mga kasama niya, sila Jopay, lahat ng mga ibang kasama niya, di ba nag-guesting na sa TVJ, sa TV5? Masayang-masaya sila na nakakasama sila Bossing at yung mga Dabarkads. Di ba? And they feel they are at home with TVJ and Dabarkads. Kung baga, lahat sila masayang-masaya doon sa paglipat ng Itbulaga sa TV5. Yung pagkakuha nila Bossing ng trademark ng TVJ. Di ba sila Jopay, lahat sila. Lahat ng mga sex bomb na nag-appear na sa TV5, masaya sila lahat. Tanging nag-iisa lang si Rochelle na ngayon magsasalita ng ganito. Na kaso yung timing eh, kung kailan siya yung mag-isang lumabas doon sa tahanang pinakamasaya. So nakakalungkot lang na ganun, pero kumbaga choice niya yan. Ako naman kasi, hindi ko naman masisisi yung isang tao kung siya ay kung gusto niyang mag-guesting sa isang programa kasi work is work, trabaho yan, di ba? Sabihin mo nang may utang na loob sa Tito Vic and Joey, kaso syempre, kung kailangan mo magtrabaho, kailangan mong pakainin yung pamilya mo, naiintindihan ko. Naiintindihan ko naman si Rochelle. Pero syempre, parang ang pangit naman, nag-guesting na siyang ganun, tapos ngayon sasabihin pa niya na walang closure, hindi nag-move on. Mabait naman tong si Rochelle eh. Kaso yun nga, mali lang talaga yung naging desisyon niya na pagsama sa tape. At hindi pagsama dun sa fellow sex bomb niya na nandoon sa TV5, na pumunta sa TV5, di ba? Kahit si Ma'am Joy Cancio, di ba nag-TV5 din. So okay naman lahat eh. Parang dito lang kay Rochelle may natatanging issue kasi yun nga, pinili niyang unang lumabas doon sa tape kaysa sa TVJ. Pumili siya ng side. So yun ang pinaka-issue talaga dito. At sa akin ano naman, kumbaga si Rochelle naman, matagal siyang nagsilbi sa Itbulaga, marami siyang napasaya. Kumbaga, hindi mo na maaalis yun sa kanya. She is part of Itbulaga history. She is one of the more recognizable faces ng sex bomb. Kumbaga, hindi din naman siguro, baka hindi din ganyan kaano yung sex bomb ng hindi parte si Rochelle. Diba? So malaking bagay si Rochelle sa sex bomb at sa Itbulaga nung panahon na yon. Kaso yun talaga, itong sa guesting niya sa tape, talagang hindi mo maiiwasan na magkatampuhan. Ayan. Sir Mark, totoo po ba na hanggang December 2024 ang contract ng Showtime sa GMA? Pag-usapan din natin yan. Tapusin lang natin itong kay Rochelle. So, yun yung kay Rochelle na pagdating sa pagiging humble ng mga TVJ at legit Dabarkads, talent kasi siya ng GMA, no choice siya kahit yun. Yun naman yun. Kaya iniintindi ko din si Rochelle. Talent naman kasi siya ng GMA. Pero kasi parang si Alden. O si Alden naman pwedeng ano eh. Diba? Pwede naman tumanggi. Siguro hindi siya ganun. Siyempre iba yung level ni Alden. Si Alden talagang pang prime time ano, diba? So baka hindi makatanggi si Rochelle sa GMA. Kaya siya nag-appear sa tape. Pero sana, wala nang ganyan na parang ano. Parang meron pang negative na nasabi sa Itbulaga na walang closure. Alam nyo, sa kahit anong show, nangyayari talaga yan. Hindi naman perfecto. Diba? Ang Itbulaga, ang tape,
nangyayari talaga yan na minsan nagkaka-misunderstanding, nagkakatampuhan. Hindi nga sinabi kung ano yung pinag-awayan eh, kung anong issue yung pinag-awayan. Kung tungkol ba sa pera yan, kung tungkol ba, walang sinabi, di ba? Pero, nangyayari talaga yan. Pero, alam nyo kasi, sinasabi ni Rochelle, wala pang closure para sa sex bomb. Pero, tanungin mo yung ibang sex bomb na lumabas sa TV5. Lahat sila lumabas na eh. Di ba? Ang sinasabi naman nila, hindi sila makikilala kung walang Itbulaga. Kung hindi pinasok ng Itbulaga ang sex bomb, si Ma'am Joy Cancio, hindi sila makikilala at hindi sila mabibigyan ng napakalaking opportunity na nabigay sa buhay nila. Diba? Sabihin natin si Jopay. O si Jopay, malamang nakilala niya yung kanyang asawa dahil sa kanyang showbiz, pagiging showbiz. Diba? So lahat sila, kinukuha sa mga shows, lahat sila, meron pa rin mga fans. Diba? Hanggang ngayon, nakikinabang sila lahat doon sa kanilang panahon sa Itbulaga. Kahit kay Zombie. Diba? Kasi recent example kay Zombie, kahit sabihin mo nang hindi na magkaayos uli o makabalik si Zombie bilang regular cast ng Dabarkads, once a Dabarkads, always a Dabarkads naman. Diba? Kaya habang buhay nilang daladala yung pagiging kilala nila dahil sa matagal nilang pagsama sa Itbulaga. At yun ang hindi maaalis dun sa mga sex bomb girls. At kaya naman, diba, sila Jopay and the rest, pasalamat sila ng pasalamat. Ayan. Pagdating po sa pagiging ayan, lalo na laos na daw kasi lalo pang nalalaos. Ako hindi naman ako magaan pa rin naman yung loob ko kay Rochelle kasi syempre mahaba naman yung pinagsamahan. Pero syempre nakakatampo talaga yung ginawa ni Rochelle na pagpili sa tape over sa TVJ. Ako hindi naman galit o hindi naman ano, wala namang negative na ano, gusto ko pa din naman siyang mag-succeed sa GMA si Rochelle. May konting tampo lang ng pagpili niya sa tape. Pero naintindihan ko, baka para sa trabaho talaga. Ganda ang singing queens kanina sa Pera P after manood ng Ibidad, ayun. O yung singing queens, tingnan mo yung singing queens ngayon, di ba? Nagkakaroon na sila ng career, nakikilala sila isa't isa, isa-isa. Susunod niyan, meron na silang single, meron na silang sariling kanta. Di ba? So sumisikat na lalo yung singing queens, kaya yan, kumbaga ano eh, kumbaga ang Itbulaga parating nagbibigay ng chance. Kumbaga naibigay na sa sex bomb yung kanila. Gano'ng katagal yung sex bomb sa Itbulaga? Tingnan nga natin. How long sex bomb girls in Itbulaga? Ayan. Ilang years ba sila active? 1999 hanggang 2009. Tama ba? History, 1999, sila Rochelle, Cheche, Debra, and Janine. Ayan, tapos sex bomb na kanta. Tapos nagkaroon ng, hanggang kailan sila? Oh, 1999 sila, nagsimula, 2011 sila natanggal sa Itbulaga. So isipin nyo yun, halos 10 years. Diba hindi ka nalugi nun? Hindi ka na, di ba? Lugi ka pa ba noon? 10 years na bigyan ka ng trabaho, 10 years na pasikat ka, 10 years nakilala ka, naging household name kayo. Mga Pilipino nakilala yung sex bomb. O si Jopay, meron pang kanta sa mayonnaise, di ba? So, ang tagal-tagal ng panahon na nakilala. So, kumbaga, yung 10 years, sobra-sobra na. Di ba? Tapos, parang hindi naman tama na sabihin na walang closure. Diba, maaaring yun nga, misunderstanding, pero they are always welcome to come back. At kitang-kita nyo naman, diba, doon sa mga episode last year, na always welcome ang sex bomb sa Itbulaga dahil malaking parte sila ng Itbulaga. Ganun lang talaga. Syempre, pag ang role mo is yung mga, ikaw yung mga dancer, ikaw yung, syempre, after some time, diba, kumbaga, Itbulaga wants to give chance to a new batch of talents naman. Siyempre, kumbaga, nangyari na yung sa kanila eh. Kumbaga, nabigyan na sila ng chance eh, at sumikat na sila. Diba? So maganda, ibang, mabigyan naman ng chance yung iba namang mga grupo. At yan ang ginagawa nga. Hindi tumitigil ang Itbulaga sa pagpapasikat ng bagong grupo at pagbibigay opportunity sa mga bagong singers. Yan, katulad ngayon yung singing queens, diba? O sila ang bagong pinapasikat. Hindi sila dancers, singers naman sila ngayon.
So yan naman ang pinapasikat ngayon ng Eat Bulaga. So talagang panahon-panahon lang yan. At parang pangit lang nga na ano, sabihin na walang closure, di ba? So parang nagiging rason na lang eh kung bakit siya lumipat sa tape. Yan. TV5 Nationwide Expansion to 3 Digital TV, kasi ang TV5 National 3 TV at Mi Cable TV. Medyo magaloy ang pinakita ni Rochelle Mapanin lang kumbaga. Sana sinarili na lang niya. Yun nga eh. Pero anyway, yun nga eh, siguro interview, yun ang medyo juicy, yun ang lumabas. So, pero anyway, I wish Rochelle, ako wala talaga ako sama ng loob kay Rochelle, talagang konting tampo lang. Yun lang naman yung sa akin. And I wish her the very best. At sana, gusto ko din na magkaayos sila ng Dabarkads in the future. Na in the near future, sana magkapatawaran, magkaano. O basta ano lang, kumbaga parang ano yan eh, parang family member yan. Minsan nagtatampo ka sa kapamilya mo, diba? Pero syempre, in the end, pamilya pa rin kayo. At magkakaayos at magkakaayos din. Eh, so yun, yun po. Ito, isa pang balita. Ay, dami natin, nakunan ko lang. Dami tayong viewers ngayon. Oh, ito, nireport si Chaka Puso. I-report ko ha. Oh, may emergency meeting daw ang TV5 at MediaQuest this coming Saturday ayon sa ating kapatid source. Not because of showtime sa GMA but dahil sa negative earnings nila. 2 months na daw na walang kinikita ang TV5 at MediaQuest sa Eat Bulaga. So yun ang kanyang pinapalabas. Hindi ko alam kung sinisiraan nila. Itong alam naman natin, yung mga pages na yan ay kampe sa mga ABS-CBN shows. Kaya nga Chaka Puso eh. Kasi doon siya pumapabor sa mga ABS-CBN shows. So hindi ko alam kung saan nila nakuha yan or kung anong-ano, ba't nila sinisira. At pero ang masasabi ko lang, eh maganda ang samahan ng TV5 at ng Eat Bulaga. Kasi tinitingnan mo isang aspeto lang, maaring sa simula, hindi ganun kalaki yung kita ng TV5 o hindi ganun, pero yung paghatak mo sa buong istasyon. And I'm sure the income will follow. Kasi buong istasyon ang lumalaki, buong istasyon ang tumataas. And tingnan nyo naman, ang daming commercials din ng Eat Bulaga. So, kailangan tamang adjustment lang yan at tamang ano lang yan. Tapos, ang sinasabi ngayon ng mga ibang pro-tape, yan ang dahilan kung bakit sumuko yung mga halosos dyan sa TVJ. Kasi masyadong magastos, masyadong maano. E teka, kayo yung nagpapatakbo eh. Tapos, Tito Big and Joey ang sisisihin nyo. Kayo nagpapatakbo ng kumpanya ninyo, tapos sisisihin nyo kung bakit ano. Kung bakit sisisihin nyo yung nasa TVJ Productions. Anong kinalaman nun doon sa pagpapatakbo ng panahon ninyo? Diba? So kasalanan nyo din yun. Kayo yung may-ari, kayo yung management eh. Kung hindi nyo namamanage ng maayos yung pera, ba't nyo isisisi sa mga talent? Diba? So itong sa TVJ, sa TV5, syempre adjustment yan. Inaayos nila yung kanilang kung paano sila mamamaximize yung earnings, yung kikita. Pero the thing is, sa totoo lang guys, ang TV5, sanay sa lugi yan. 10 years, 15 years, puro lugi yung TV5. Talagang mayaman lang talaga si Boss MVP at ang smart. Kumbaga na nasa subsidize yung buong istasyon. Pero ang nakikita niya na energy mula sa Dabarkad, sa Eat Bulaga, ay na-uplift yung buong station. Kumbaga meron silang winning formula na, palalakihin na lang nila. Yun ang importante eh. Meron kang winning formula, meron kang winning strategy, palalakihin mo na lang, tapos tsaka mo na lang i-monetize. Kumbaga, nag-i-invest ka eh, sa simula eh. Diba? So, usually, pag-umpisa, doon ka malaki bubuhos ng gastos. O, hanggang eventually, mabawi mo yung pera mo, mahirap na kumita sa telebisyon. Tingnan mo sila Villar, diba? Si Villar, pinakamayamang tao sa Pilipinas, hindi nila nakaya. Napakahirap magkaroon ng isang estasyon. Yung GMA, yung ABS-CBN, they've been doing this for 40 years, 50 years. Kaya sanay na sila. Yung TV5, di ba, kaka-takeover lang ni Boss MVP nung mga, alam ba, 20 years ago? So, ang tagal-tagal, puro lugi. Aminado sila dyan. Luging. Yung kumpanya, ngayon na lang nakikitaan ng magandang future. Dahil sa Batang Quiapo, sa ABS-CBN. Pero yun kasi, hindi sa kanila. And after 5 years, pwedeng alisin ng ABS. Ito, yung sa Dabarkad, sa kanila. Sila ang producer, sila ang partner, sila ang, kumbaga, hawak nila yung kanilang destiny as a TV station. Kaya, naku, patagalan ito. Definitely, hindi mawawala yung may panahon.
malaki ang kita, may panahon, maliit ang kita. Kasama yan, pero sa totoo lang, sanay ang TV5 dyan. At sanay ang TV5 sa ganyan, kung sakali mang totoo yan. Oh, pero for sure, Dabar Cads is here to stay. At yung total effect nila sa buong istasyon ay hindi mo makakaila. Pagdating po sa pag... Ayan. Hello, Carl Genilo. Everything zip. Padiligin ni Boss MVP ang TV5, palawakin ng digital. Yun pa, eh, sinasabay ngayon yung pagpapalawak ng coverage niya, ng reach, para maisabay sa GMA7. Diba? So, importante yun para sa palawakan ng reach, makasabay ang TV5 dito sa GMA. O, yun. At ginagawa yan ni Boss MVP. Kailan yung show ni Willie? Malamang baka May na. Ngayong buwan siguro aayusin, baka ngayong April mapipirmahan. Pero, kumbaga, sa lahat ng indications, mukhang tuloy na tayo. 2010 po na takeover ni MVP ang TV5. O yun, 2010 pala. O mga 15 years, sanay sa lugi si Boss MVP. Diba? Sanay sa lugi yan. Kasi, ang hirap talaga. Isipin mo si Villar, pinakamayaman, hindi niya nakayanan. Diba, sumuko din sila. Diba? Napakahirap kasi talaga. Ibang laro. Pero pag nakuha mo yung tamang formula, eh billion-billion naman ang kita mo. Yan. Hello, Ellen Rivera. Ikaw na lang pinapanood ko sa mga TVJ Defenders. Laging fresh ang balita. Thank you po, Ma'am Ellen. Yan. Eh, sabihan ko sila na mag-TVJ din. Baka masyadong politika na pinopost nila. Kaya di na nag-renew ang franchise ng ABS-CBN. Nakita nila na. Ano yun? Nag-iiba na ang platform ng viewers. Kaya content providers na lang sila. Yun. Kaya nakakainis din minsan yung ibang EB Defenders kasi sobrang bait sa madlang... pulpol, samantalang yung mga madlang pulpol sobrang angas kung gaano kayabang si Caballo, ganun din ang mga madlang pulpol sabi ni Vince Raquel. Yun, yun nga, syempre di, minsan di mo may iwasan yung mga nag-aaway yung mga ano, pero sa atin ano, basta healthy competition, yun ang gusto ko. As much as possible, kalma lang tayo at let us enjoy itong period na ito, kasi maganda yung magiging tapatan talaga ng Eat Bulaga at ng Eat Showtime. That's My Boy, magkakaroon uli yung Kimi, si Andres, nakikita na natin. So, paganda ng paganda yung Eat Bulaga. So, abangan po natin at kumbaga, lalo tayong ano, sumuporta at abangan yung mga susunod na mangyayari. Ang pag-usapan din natin yun, may nabasa ako, hindi ko alam kung gaano katotoo, 6 months lang yung pinirmahan ng Eat Showtime sa GMA. Bakit kaya? Hindi ko din alam, actually, kung totoo yun. Pero, kasi may posibilidad na makakuha ng franchise ulit ng ABS-CBN. Kung makakuha sila ng franchise, baka alisin nila sa GMA, balik nila sa ABS-CBN. Hindi kasi, I don't see naman na GMA, gagawa pa sila ng sariling noontime show. Papaalisin nila yung It's Showtime, tapos gagawa sila ng panibago. Hindi eh, masyado nang matrabaho for GMA. Diba, tutukan na lang nila yung Sunday nila para mas gumanda yung Sunday na show nila, diba? Kesa yung noontime na napakahirap gawin. Napakahirap gumawa na magkiklik. So I think kung 6 months lang yung kontrata ng It's Showtime tsaka sa Hello Mang Rakiti, kung 6 months lang ang kontrata, I think It's Showtime ang may gusto niyan. At hindi yung GMA, kasi nga baka nga magkaroon ng franchise na panibago ang ABS-CBN. Tingin ko yun the outline yun. Yan. Hello Jenny Baltasar. Pero ba yung aabangan na segment? Ibalik nyo ang Kalye series, sabi ni Jason Tatum. Studio Love Story, Kimi at Andri. O yun ang mga aabangan love teams natin. TikTok lak lang yung may chance. Solid ABS-CBN Showtime ASAP yung si isang viewer. Ibalik ang Kalye series. Pagpasok ng Ipulaga sa 45th anniversary, 5 years to go, pagdating nila sa 50th anniversary, sigurado malakas ulit ang TV5. Kumbaga nakuha na nila ang susi, gagamitin na lang. So it's always a long term. Always long term. Yung pong pagtingin dyan ng Ipulaga, ng TV5, na ko lang. Always long term po yan. Yan po ang tatandaan po natin pagdating sa television. Kasi mahirap talaga eh. Pero si Boss MVP kasi, nagagamit niya sa kanyang ibang negosyo. Sa Smart, PLDT, sa Signal. Diba? Nagagamit niya dun eh. Kaya okay lang kahit itong TV5, hindi pa ganun ka-profitable. Ang importante, meron kang content na nagagawa na pwede mong spread sa mga media properties mo. Lilipat ng Meralco ang Eat Bulaga. Nireport po ngayon ng bilyonaryo na potential
wala pang confirmation, pero potential place ng paglipat. Definitely, mapapanood natin ang Itbulaga sa Meralco Theater. Ang tanong na lang, gaano kadalas? Araw-araw ba? Tuwing ano ba? Ano ba? Yun na lang ang katanungan dyan. Yan. Bottom line, ang liit na magiging margin ng Showtime at GMA sa partnership nila, kung meron man, sa dami ng host. O yun nga, mahihirapan din yung Showtime. Ang kikita dyan, GMA. Kasi GMA, diba, relax-relax lang. Wala silang pagod. Wala silang gastos. Mapagamit lang nila yung slot nila. Mataas pa ratings. Kumpara mo dun sa tahanang pinakamasaya. Mataas pa ratings nila sa Showtime. Lumalaban sa Itbulaga. So, ang panalo dyan, yung GMA. Yung Showtime, lalaki yung kita, pero yun nga, siguro matadagdagan yung sa host kasi kung tataas yung kita. Pero yung ABS-CBN, hindi din siguro ganun kalaki yung ilalaki ng kita. Okay, so, yun. Bago tayo matapos, guys, pakita ko lang sa inyo. Soon, maglalabas ako ng sunblock. O, di ba? Dinedevelop pa lang namin, prototype pa lang ito. Parang sunblock siya for the face. Diba yung nanay ko derma, ayan o, parang lagay ng konting ganyan, tapos pwedeng ano sa mukha, apply sa mukha. Sunblock siya dahil mainit yung panahon ngayon, kailangan protektahan yung skin para sa mga, sa araw, yung mga wrinkles, yung mga, o diba, maasenso tayo. Magne-negosyo na din tayo. Ayan, Models of Manila 4R SPF 30 Daily Wear, Day Cream. Day Cream ito para sa mukha, face cream sa mukha. Shout out sa kay Marietta MD, sa aking nanay, for this wonderful product na ilalabas natin in the future. Inaayos ko lang. Yun. Si Alex Kompetente, akala ko ba malakas si Andres? Anong nangyari? Bakit talo sa rankings game? siguro talagang inabangan. I won't take anything away from it Showtime. Panahon talaga nila. Panahon talaga nila ngayon. Last year, panahon ng Dabarkads eh. Diba? Last year, dun talaga na outpouring ng suporta, ng ano... This year, ngayong panahon na to, ngayong mga buwan na to, panahon talaga ng Showtime. Especially for you, paglipat sa GMA. So, talagang panahon-panahon lang yan. And like I said, hindi naman, ang sabi nga ni Mr. Tuviera, hindi ito pagalingan, patagalan ito. Okay? At ang Showtime, matagal na din naman, pero ang Itbulaga ay aabot na ng 50 years. So, yun ang mahalaga doon. Talagang enjoy na lang natin yung pong mga nangyayari at mga kaganapan ko. So yan, may mga tanong pa kayo guys. Yan, mag-wrapping up na tayo. Dito tayo sa may Fisher Mall eh. Yan o, sa may Uniqlo. Ito, Brewing Point sa likod ko. Yan, cafe. Trending si Andres sa Twitter. Ayun nga, abangan nyo yan. Panahon at pa din ang Itbulaga. O yun, hindi syempre, babalik at babalik din ang tao sa Itbulaga. Diba? Kapag nagretiro na ang TVJ sa Itbulaga, kanino ipapamana yung Itbulaga? Jowa Pau po. Jowa Pau po yung magiging ano. Jowa Pau yung papalit talaga dyan sa Itbulaga. Syempre, magdadagdag sila ng mga bagong host, mga bagong comedian. Pero sa totoo lang, ang hirap i-fill ng gap na mawawala pag kay Bossing. Diba? At kay Boss Joey din. Pero syempre si Bossing, ibang klase talaga si Bossing. Diba? Kapag si Bossing na yung tuluyang nagretiro, ang hirap ng gap na mawawala. Jowa Pau ipapamana. Kailangan mag-step up ng Jowa Pau. O, pero kailangan din nalang kumuha ng mga panibagong host na magdadala sa Itbulaga towards the next decades, the next 50 years uli. Diba? So yun naman, nandyan sila Mengay, at nandyan yung mga Dabarkad. Si Karen is 15 years old pa lang. So sila magdadala sa Itbulaga sa susunod na mga dekada. Pero kailangan na paghandaan yan. After ng 50 years, ngayon pa lang, sigurado pinag-iisipan na nila yan, unti-unti. Pero after 50 years, syempre, expected natin na mag-i-slow down talaga yung TVJ. Yun ang kailangan nilang, kailangan nilang paghandaan. Kim P. Gian Oyo. Yun, di ba? Pwede yun. O sana nga si Kim P, di ba? Makita natin uli. Si Gian. Teka lang ha, message ko lang to.
Ayun. Randy, John, and Willie, bahala sa 8 Bulaga. Sana po kayanin ng Jowa Pao for another decade sa 8 Bulaga. Yan po talaga ang challenge yan. Mabigat po talaga. Sa totoo lang, hindi ko mamaliitin yung challenge. Napakahirap talaga yan. Legacy ano yan eh. Hindi ganun kadali talaga eh. Diba, nakita naman ng tape eh, na hindi madaling palitan yung Tito Vic and Joey. Napakahirap talaga. At kahit sinong umawak dyan, si Ma'am Jennifer eh, na alam natin napakahusay, napakagaling. Talagang mahihirapan talaga, malaking challenge talaga na kapag nagretiro na ang Tito Vic and Joey. So, pero yan ang realidad ng buhay, di ba? Nothing is forever. Yung nabigyan tayo ng 50 years, sobra-sobra na yun. Kailangan paghandaan na lang para to make sure na tuloy-tuloy pa rin yung nabarkads dyan. Ayan. May showtime na may 24/7 pa sa GMA. Oo nga. Kanila lang talaga ang titulong Philippines longest running noontime show, di ba? Hindi mo talaga maaalis. Kahit yung Kimi, walang laban sa pinagsamang sikat ng artist ng GMA at ABS. Sabi ni isang commenter natin, totoo ba yung balita na nalulugi ang TV? Hindi po nalulugi. Hindi po totoo yun. Maaring may mga buwan na maliit, pero sa umpisa guys, talagang investment, gagastos ka sa investment. So syempre, kailangan mong bawiin yun. So ang tanong lang, kung gaano kabilis mo mababawi. Pero definitely, hindi nalulugi. Ang daming mga commercials eh. Pero syempre, dapat mag-adjust sa changing times. Pinost ni Lakay ang mataas na ratings ng 24/7. Kamustahin nga natin si Lakay? Ano pinost ni Lakay? Tingnan natin. Nag-live pala si Lakay kanina. Saan sila? Nasa Baguio pala sila, Lakay. Saan yung post nila? Ito oh. Ang taas ng ratings nila, Bossing oh. O sila kayo nga nag-post nito oh. 6.3% ikumpara sa The Voice Teens at I Can See Your Voice ng TV5. Siyempre si Bossing yan eh. Kaya siyempre talagang pag si Bossing, talagang pinapanood talaga. Kaya congrats Bossing. So, ang GMA, hindi naman nawala sa kanila si Bossing. Tingnan mo, nakikinabang pa rin yung GMA sa Dabarcads, oh. Kumbaga, mataas pa rin yung ratings na nakukuha nila kay Big Soto. Kaya matalino din ang GMA, sa totoo lang, eh. Matalino din in a way na, hindi, kumbaga, alam nila, hindi naman mawawala yung Dabarcads. Anytime, pwede namin silang kunin, wala naman silang exclusive sa TV5. Diba? So, yun naman ang smart move doon ng GMA. Diba? At pinalit nila yung showtime na kumbaga na mas malaki yung pwede nilang kitain kesa dun sa team. Uy, thank you kuya, salamat. Shout out sa Brewing Point dito sa Fisher Mall. Nakita siguro ni kuya kanina pa salita ng salita to ah. Baka nauhaw na. Sana makakolab mo ang Singing Queens. Oo nga. Isip tayo ng magandang collab. O kahit TikTok lang. Sayo-sayo kami ng TikTok. Ganun. Italy si Best Feel. Sa tingin ko dapat patibayin ulit na isugod bahay. Lagay doon si Natasha at Karen para lumabas ang kulit at makilala ng mga tao, lalo kasama ang mga Singing Queens. Tingin ko ang Singing Queens dapat merong single. Yun ang magandang magkaroon ng Singing Queens. Magkaroon sila ng sarili nilang single, sulat ng magandang kanta, ala sex bomb. So yun ang paraan para mas lalong makilala yung Singing Queens. Na meron silang single na kinakanta, na medyo na mapapakita yung husay nila pagkanta at yung kanilang yung pwedeng sayaw-sayaw. Yung new segment ng 8 Bulaga, That's My Boy. Ay JN, ay hindi pa nakapasok yung secretary, sorry. Ayan. Puno pa rin GMA 7 programming. May kontrata pa ba ang Big Soto sa Channel 7? Wala po. Wala naman siyang kontrata sa Channel 7 ever since. Wala. Kasi yung APT din yung ano eh, Open 24/7. Ay tama ba APT ba yung Open 24/7? O tama APT yun, di ba? Yung Open 24/7.
Eh, ang APT, tsaka si Bossing Vic, hindi din yata nagkukontrata eh. Diba? Ah, MZ. MZ pala yun. Kay Bossing pala mismo. O siguro yung MZ tsaka GMA may kontrata. O kasi syempre, GMA hindi naman pumapayag na walang kontrata. MZ ang 24/7. Yung MZ kay Bossing Vic yan mismo. Ayan. So MZ, tapos may kontrata sila sa GMA. O, tapos si Bossing, eh si Bossing naman hindi nagkukontrata. Diba? Sa kanya yun, sa kumpanya niya yun, eh, pati siya magkukontrata. Pero, tawag dito, sa TV5, may mga kontrata na sila. Between TVJs, kasi para maayos na. Sana po magkaroon ulit ng show si Joey sa 7 uli. Ano? Parang showbiz naman, di ba? Parang Star Talk. Di ba? Pwede. Thank you, kuya. Right talaga. Hi ka, kuya, sa live ko. Silip na dito. Ayan. Pakita ka. O, pakita ko sa inyo. Hello, kuya. Pangalan mo, kuya? Luis. O, thank you, kuya Luis, sa aking ano, iniinom na tubig. Thank you. Brewing Point sa may Fisher Mall. Katabi nung Ramgyun. Dito yung noodles eh. Dito sa kanila, ngayon lang kami kumain yung quesadillas na kinakain ko kanina. Tapos may mga kape sila, may mga... Masarap yung food nila eh. Meron pang bar sa loob. So, ayan. Tsaka naki-wifi pala ako sa kanila. Kaya maraming salamat. Kasi nakiki-wifi. Kaya wala tayong problema sa signal ngayon sa wifi. Pansin nyo? Wala tayong problema sa ano ngayon. Kasi naki-wifi ako dito sa kanila. Yan. Nagpapatugtog sila ng music sa loob. Kaya lumabas ako. At tsaka may mga customer sa loob. Nakakahiya naman. Na nag-iingay tayo doon. Kaya dito lang tayo sa labas. At ayan. May mga tanong pa kayo guys. Future Gimme 5 sana. Kimi, Andres Raisa at R. Jumaine. Pwede. Si Shaira nakuha na yung rights doon sa kanta niya. Buti naman. Kumbaga, pabor pa nga sa kanya kasi pinag-usapan, nag-trending. O ngayon, may career na si Shaira. Alam nyo ang maganda dyan kay Shaira, ang sumakto yung kanyang timing sa pagsikat. Malapit na yung eleksyon. Kukunin yan sa mga probinsya, sa mga pesta, sa mga rally. Ako, ang laki nakikitain ni Shaira next year, sa totoo lang. Dapat pala nagpapasikat na din ako ng kanta para next year, pag election, kukunin din ako, no? Yun. Original daw ang kanta. Hindi, nagbayad na sila ng rights doon kaila yung original. Yung original nung tono. So, yun naman. At least, ganun talaga, yun ang kanilang ginawa. At least yan, ako, ang laki nakikitain niya next year. Yung mga shows nila, probinsya, election pa naman. Dapat pala magpaano na din ako para next year nagpe-perform na din tayo. Oh, anyway, oh yun. Nasa Spotify, dami pa niya ibang songs. Oh, yun, sana ma-promote din lalo sa Ipulaga yung mga shows ni Eunice. Pwede ko nang selo Shaira kay Willie Revillame. Yan. Oh. Madedelay Dani eh. Sayang, hindi ko nakano kahapon. Sana na lang si Shaira sa EB Center Stage. John Michael, shoutout mo sila sa loob. Dali. Sino dito sa loob ng Brewing Point? Teka lang. Ikot natin kila ate. Ate, kuya. Hi kayo. Hi. Ayan. Ikaw din kuya. Hi. Shoutout sa Brewing Point dito sa Fisher Mall. Gawa ka na team song mo vlog sarili. O, gawa na din ako ng kanta. Para humabol tayo sa eleksyon, mag-perform tayo. Malaki kita nun. Diba, sabihin mo nang kukunin ka sa eleksyon, ang bayad sa'yo. Kada perform mo, sabihin mo ng 30, 50, yung iba, 100. Maka ilang show ka. O di, buhay ka na. Diba? Kahit hindi ka sobrang sikat, yung mga sikat pa, magkano babayaran, diba? So, try natin. Sige, yun ang goal natin this year. Magpasikat tayo ng kanta para next year, sa election, ikot tayo. Boss, saan pwede mas korang model sa Manila shirt? Paano nga ba? Message po kayo sa Models of Manila FM na Facebook. Doon na lang. Pag yung interesado sa bumili ng shirt, ang meron lang ako yung kulay pula eh. So, magbebenta po ako ng kulay pula na shirt, Models of Manila. I-message na lang po kayo.
So guys, yun na muna. TVJ lang po ba ang support nyo? O hindi buong TV5? Buong TV5 po, TVJ ang main. O pero yung TV5, sinusuportahan na din natin kay Boss MVP. Pero syempre, ang pinaka-main natin, Itbulaga talaga. Pero damay na din lahat. Idol Rafi, supportahan natin. PBA, sinusuportahan natin. Yung The First Family, yung kay Mark Logan, yung News. O kasi marami na din tayong kaibigan dyan, sinusuportahan din natin. Pero ang main na content natin, Itbulaga talaga. Oo nga. Oo nga, wala ngayon si Sir Dave. O so, hello po, Angeline Lerio. O so, yun na muna tayo guys. Thank you very much po. Ito po, shout out, Models of Manila, Sunscreen. Ayan, ikot tayo. May music pa ba sa loob? Kasi mandito yung muna tayo kung may music eh. May music. Pero tingnan niyo muna yung loob guys, pakita ko lang saglit. Pwede papatay lang saglit yung music. Kaya, napapatay ba? Ayan, teka lang. Bago tayo pumasok. Wala na namang customer eh. Ito yung menu nila. Oh, masarap oh. Best-seller, yung mga bestseller oh. Yung may mga star po. Yung may mga star ang bestseller. Parang masarap yung ano eh. Malaki po yung malalaking serving yung truffle cream. Truffle yung mac and cheese parang masarap eh. Po natin yan, sir. Oo. Kompleto po tayo dyan. May mga drinks din po tayo, main. Dessert. Ito yung artist mamaya. Hindi, ano ba yan? Ah, yes po. Okay, thank you kuya. Banda natin mamaya. Banda. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda tong lugar ha. Oh, ito yung brewing point sa may Fisher Mall. Oh, ang ganda. Ay, sorry po ah. Yan. Ito yung sister ko. Yan. Tatrabaho siya dito. Aking gagamit ng wifi tsaka ng kuryente. Pero, hindi, pero customer naman kami, kumain kami. Yan. Yan. Oh, ito yung mga banda. Oh, Brewing Point sa may Fisher Mall. Try nyo dito guys, pag nadaan kayo. Katabi nung ram yun, yung dito yung mga noodles sa kabila eh. So, yun na muna tayo guys. Thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Thank you very much, Brewing Point, sa inyong Wi-Fi. Okay, bye-bye guys.